Narinig niyo po ba ang awit na ito? O napanood niyo na po ba ang concert na ito? Na talaga namang kapag binabalik-balikan ay ang sarap talagang pag-usapan at alalahanin. Isang awit, isang konsyerto na talagang hindi malilimutan. At syempre, usapang Noronor sa Friday Throwback. Ano po ito? Expression. Kumusta? Kumusta po kayong lahat? Ito po si Kiefer the Art na nagsasabing pagpalain tayo ng Diyos, ingatan, at of course, sumaatin ang kanyang gabay. Inaanyahan po kayo na inyong isubscribe ang Heart Expression. Ito po ay ating i-like, ating pong i-share. Tapusin po natin ang video. Nasa kayo po ay lalo pong maunawaan natin ito. At ito po ay mayroong kinalalagyan na malaking pakinabang po at kayo po ay nakakatulong. Maraming salamat po at maging ang Noronor YouTube channel. Ito po no, yung Noronor official ni Ate Guy na talaga naman pong dapat natin talagang tangkilikin at ipag-share po natin sa mga mahal natin sa buhay, sa pamilya natin. I-subscribe po natin. Ako po kinukuha mo na yung cellphone ng mga kakilala po, lalo na po yung mga close ko, tapos subscribe natin kay Ate Guy. Sila po yung pumipindot, pero ilalagay ko po doon, syempre may paintulot at close naman po sa kanila, kaya subscribe na po natin ang Noronor official. Ayan, at sandali lang po ito, March 12, tuloy na ang ating get together sa Gloria Maris, at ang deadline po ay bukas para sa registration, March 5. Gloria Maris po yan sa Gateway Get Together ng mga Noranians. At binabati ko po lahat ng mga Noranians. Punta na po tayo sa ating topic. Alam niyo po, talaga namang po, alam ko na kapag binalik-balikan natin ang awit na ito, ay talaga namang nakakatuwa. Ang tinutukoy ko po ay ang awiting gold ni Ate Guy. Napakaganda ng mensahe. Bago po ang lahat, ang gold po, the concert, ay ginanap noong, if I'm not mistaken, noong 2003 sa Araneta Coliseum. Napanood ko po yun doon, at talaga naman pong ang ganda ng concert. At sabi ko nga po, baliktanaw po tayo ng Throwback Friday. Ang ganda po ng concert. Magko-comment lang po ako ng pag-usapan po natin habang hinintay po natin yung mga iba't iba pang mga project natin, guys. Doon sa Go, yung mismong andun po kami, umaga pa lang. No, talagang ayoko pong ipagsiksikan. O sa madaling salita, nung pagbukas ng ilaw, dahil madilim nung pumasok kami, bumukas ang ilaw. Talaga namang bumulaga ang maraming tao. Tapos sabi ko, parang yung mga yanig lumilim doon. Natakot ako na po. Pero yung pala, yung dagsa ng tao, ganun po karami. May mga naku-wheelchair, iba't ibang mga personalidad, iba't ibang antas, hanggang doon talagang masang-masa ang dating ni Ate Guy. At tapos po, inawit niya nga po yung gold na talagang unang dinig ko pa lang po, mga kaibigan, ay talaga po, mga Heart Expression, ay talagang nangilabot ako sa gold concert ni Ate Guy. No po, talagang yung pag-awit niya, ma-entertain ka. At talaga dito, nakita ko na magaling na host si Ate Guy, MC. Talaga ang galing-galing niya, pinatunayan niya talaga na siya po ay versatile. Ang ganda ng pagkagawa, of course, habang umaawit siya ng The Gold, no? At marami siyang inawit. Talaga nangingilabot po ako. Yung kasama ko nga pong nanonood, sabi niya, Kuya Freddy, sabi niya, hindi kita masisisi kung bakit minahal mo si Miss Noronor at bakit maraming humahanga kay Ate Guy. Ganito pala kagaling si Miss Noronor. Isa po yon. Ang nakita ko po doon, yung pag-awit niya ay talagang bigay todo, no po, sa Ate Guy, at talaga nangungusap. Para siya nagkukwento kahit na umaawit po siya. Kwento lang ng kanyang buhay, kwento ng kanyang pakipagsapalaran, at yung kanyang tagumpay. At yung mga damit ni Ate Guy, naalala ko po, yung mga damit ni Ate Guy, talaga pong ang gaganda bagay niya, at talagang fresh na fresh. Ang ganda ni Ate Guy, no po? Yun, bawat labas niya, pinapalakpakan, at sumisigaw ng I love you, Ate Guy!
No, yung po ang sinisigaw ng mga tao, halos mag-iba po yung abulwagan ng Araneta Coliseum. Ang sarap pong balik-balikan yung mga araw na yon, no po. At nandun po, isa po sa pinakagusto ko na hindi ko makakalimutan doon na talaga. Alam niyo po, tumatawa ang lahat. Pero ako po, talagang napapaluha ako sa tuwa. Yung pong pagsayaw niya ng Bongga Kaday, talagang doon po, no? Pastor, ang sesya doon. Okay, pwede ang sesya doon. Bakit umiiyak ka? Hindi po yun eh. Alam niyo po, ang yung pagsayaw po ni Ate Gay, no, syempre po, na-entertain tayo. Pero ang hindi ko po makikakalimutang eksena doon, nung siya ay napagod, hiningal, at pagkatapos, yung pagpapakatotoo niya na talagang masakit na yung kanyang paa, at talagang sabi niya, galit na yun, parang mga kuko niya, no? Nung tinanggal niya po yung kanyang sapatos, shoes, o heels, at talaga naman po, nagwala siya sa pamagitan. Hindi naman nagwala, kundi talaga parang nakawala siya talaga. Sayaw siya ng sayaw. Umiiyak ako kasi nakita ko sa Abigail, taong-tao na pinapalakpakan. Kumbaga po, natural na natural sa Ate Gay. Talagang sa Ate Gay, kumbaga ano man ang itsura niya, ano man ang ayos niya, kumbaga basta siya, kumbaga kung mahal mo siya, mamahalin mo siya. At doon ako bumili kay Ate Gay. Napaiyak ako kasi yung kababaan ng loob, yung pagiging totoo, isang superstar, ganito siya, kababa. Ganito siya, kumbaga tinatangkilik ng mga tao. Talagang si Ate Gay sumasalamin sa bawat Pilipino. Para bang si Ate Gay, sabi ko nga, pag nakita niyo si Ate Gay, sabi ko sa Snap, si Ate Gay para lang siyang kapitbahay natin, para atin natin siya na hindi mahirap abutin. Gusto ko lang pong ikwento ito. Nakakamiss po ito hanggang doon sa ending ng Gold. Napakaganda. Ate Gay, no po? At ito lang po, gusto ko lang po i-share. Napakagaling na Ate Gay na mag-entertain, umawit, at talaga namang puno po ang Gold na ito. At masaya-masaya yung umuwi ang mga tao. Yan po ang gusto kong i-share sa iyo ngayong Friday Truba. Ito po si Kipper Guy na nagsasabing, as long as there's love, we will stand, and to God be the glory. Maraming salamat po. God bless us all. Thank you.